episode 2 for 2024. Ken, please do the honors. Hi, good afternoon everyone. My name is Ken. I'm with my brother Randy, Mark, Benedict, CJ, Dexter. And we are the Autobot Boys. Autobots! Ano ko, sasayaw tayo, nabigla ako eh. Well, baka next video namin, may intermission number na kami. That's number na. Second unit of this year. Medyo kakaiba, hindi masyadong na-upload, hindi masyadong ginagawa. Pero it's an interesting build, actually unit. Maraming mga hindi masyadong pumapansin dito. Kaya eto rin yung naging conversation with the owners. Lumapit sila sa atin, actually. They came with a problem, actually. Yes, with a problem. Diba? A good problem. All the way from Mindanao. Lumapit sila sa atin kung paano ma-boost yung sales nila. At the same time, kung paano natin i-execute yung mga product and builds na magugustuhan din ng mga buyers. Na hindi masyadong mahal, hindi masyadong OA. Yung pwede nila pang araw-araw. Pwede nila pang lifestyle build. This build is Isuzu D-Max 2023 model. Ano ba yung mga ginawa natin may dito? May before we proceed, may mga lines akong natandaan na sinabi ni boss. Well, actually, the owner, he owns several dealerships. Dealership. All around the Philippines. Pero dito sa branch niya sa Mindanao, which is in Tagum, this project is called Isuzu Tagum. Actually, it's a collaboration project with Autobot and Isuzu Tagum. Yes, Isuzu Tagum. Hindi ako nagmamayabang, nakakataba lang ng puso kasi they tried to buy all the parts here in the metro. They ship it there kasi kayang-kaya naman nila. Labas-pasok yung containers din nila kasi sanay sila sa ganyang negosyo. But the final execution daw is hindi nila nakukuha. The final taste. So, since kasa sila, they offer kasi na may mga clients tayo na lumalabas si kasa na nakabuild na. Pero hindi nila nakukuha yung final punch eh. May reklamo si client. Tapos, lumabas na nagkaroon sila ng idea because most of their clients pinapakita yung mga builds natin. Yung mga builds natin. Ito yung gusto ko. So they decided to come to us and started with this project. They started last year and we are taping now in 2024. And as we speak right now, we have ongoing builds pa. Kumbaga, nanganak na nang nanganak tong build na to. Kasi this very first build, even if hindi pa siya dumarating sa Tagum, luckily, sold na siya. Sold na. Inaabangan na. Kaya nga hindi rin natutuloy yung pagpunta natin doon. Kasi every time na dumarating yung unit doon, nabebenta at nasusold na. Kasi yung plano, tayo yung magla-launching doon, tayo yung magre-release doon, but ano yung launch natin, isold na. Yes. But anyway, Good problem. So, the partnership o yung tandem, the collaboration of both companies has come really, really well. And thank you sa lahat ng sumuporta dito and most especially thank you Lord for giving us another blessing and opportunity sa mga ganitong chances. May mga emblems pa tayong nilalabas for this build. No? Anyway, let's talk about project Isuzu Tagum. Isuzu Tagum. This 2023 Isuzu D-Max, I think ito yung LS, LSE. Ito yung tapok-dala yung ano nila, unit. There's a different build ginawa natin sa Isuzu Tagum. Well, this specific build is a lifestyle build. 2-inch, suspension, wheelset, bumpers. Ano-ano ba yung mga kinabit natin dito ng Pro Mac? Let's talk about with the suspension. Suspension. Kinabit natin dito ng suspension is yun yung sa klase ng Pro Fender din, yung Queen Series. Queen Series. Yes. Okay. So, si Queen Series, ano siya, tawag dito, yun yung coilover type suspension. Mag-tose yung blocking natin, okay ba? So, going back in niya, si Pro Fender Queen Series, yun yung 16-way adjustable and coilover type na suspension natin. Yes, so yung 16-way yung front niya, then sa rear naman niya is 8. Well, adjustable yung damping, adjustable yung height. Yes. Then, since naka-bumper to, upgradable din sa loaded yung, coils. Yes, so proper load rating. Yes, proper load rating. Yung bumper natin dito is Hammer din. Actually, this is the Hammer King Series. Same design, pero specific fitment sa different types of brands. Yes. We have this in Hilux, D-Max, Ranger, Montero, Fortuner, and so on. Yung mga regular releases natin. Nagdagdag aggressiveness dito sa bumper na to. Yung extension niya doon sa may upper part ng bumper, yung parang dugtong sa grill. Unlike with the other bumper ng King Series, yung grill tapos bumper lang.
Then additional pala dun sa suspension is nag-upgrade na rin tayo ng upper control arm, which is specific talaga for the 2022-2021. Medyo late na release yan ha, kasi medyo mahirap yung treatment niyan ha. Nahirap yes. Ang supplier. May adjustment talaga siya na proper, pero ayun, it's bolt on na rin yun. What else? Front and rear bumper yan ng Hummer, and then power board. Wheel set, ano wheel set natin dito? Fuel rebar. Oh, ito yung mga 2023 design. Yung satin black finish, no? Tapos wrap with Cooper. Bro. V05. Cooper is a USA made tire. Sister company siya ni Mastercraft. Isang brand. Actually, yung ano eh, yung inspiration, ginaya tong build na to doon sa Project Magma. Yes. Yan ang nasa likod mo. Yes. Mas mababa lang yung height. Kasi ito 4 inches, 2 inches. Almost similar build with the wheels and tires. Malinis lang, we work within the budget. Ganun naman lagi eh. Mm-hmm. We work within the budget na pasok pa rin. Hindi too much yung price pag nilagay na sa dealership. At least, it's gonna be a win-win for both companies and yung client din. Hindi siya ma-relief po. Hindi siya ma-overprice. Kasi syempre, isa rin ang pinag-usapan natin with Isuzu Tagum. Ayaw natin yung parang ginagawa ng mga ibang dealer na nag-overprice. Kasi kung ganun, mangyayari, yung client, dediretso at dediretso sa atin or sa mga other shop. Pero actually, laki na tipid ng buyer. Kasi yes. Yung discount, na shop-to-shop discount na nakuha ni Isuzu Tagum, binigay niya sa buyer. So nakatipid na yung buyer ng time, ng price, build, tsaka yung mga shipping ng mga gamit. Shipping. And yung warranty, kung doon niya mismo bibilin sa Isuzu Tagum, doon na rin yung warranty and pag-maintain yes. Ng sasakyan. So, anyway, we would really like to paint Isuzu Tagum, boss. Yes. So, ayaw ko ng pangalanan si boss. Basta kilala rin na yan. thank you, boss, for trusting us. And meron pa tayong isang pinaplano na hindi pa nagagawa. Diba? Na ng kahit sinong shop dito. And I hope ma-finalize natin yon. And it's gonna be an exciting unveiling. And abangan nila rin. Baka yung auto boys pupunta ng suit ng Tagum. Pupunta tayo doon. Only time will tell. Wala yes. Oras. Pero as promised, pupunta kami dyan. Siguro pag-unveil natin kahit mga sabay-sabay ilang units kung kaya. We will visit boss. The lights, naglagay tayo ng rigid 366 inches sa front bumper. And then pag-light, yung 360 na 4 inches naman. Round lamp, nung rigid na may mga backlight. So I think this one is the white one backlight. Malinis lang talaga to. So malinis lang, aggressive, works as how it is supposed to be na kailangan ng regular mamamayan sa Tagum. Paano yung daan nila doon, paano yung lifestyle nila, paano yung karamihan ng how they earn their money, how they go to work. Binil specifically much doon sa mga tao nakatira doon. So yun, anything else? Yun, yung Hummer power board. Tsaka itong build na to, most common problem ng pag-build ng D-Max is nakasubsub eh. Diba? Kahit sabihin mo stop or yung ibang suspension. Pero ito talaga yung parang pinag-isipan at pinag-usapan natin kung how to correct that na hindi nako-compromise yung ride, yung suspension. Kasi yung iba pwedeng, sige, sagad mo na lang yan. Pero after how many weeks, after how many run, kilometer, nako-compromise na yung shocks, yung upper control arm nasisira na, yung camber, yung caster nawawala na. So, ang daming problem. Which is babalik at babalik doon kung sino yung gumawa. Yun ang isang iniiwasan natin. Daming ganyan ha. Sa atin nag-inquire, sa atin nagpa-estimate, nagpagawa sa atin nagpagawa. Niniisip nila baka muna sila. Kasi hindi kasi tayo, we don't compete with pricing. Eh. Yes. What we offer really is the quality of our services. Pero nagpagawa na doon, pupunta sa atin. Pupunta sa atin. Winawelcome naman natin yun. But the thing is, medyo nabugbog na yung suspension. Hindi lang yun. Minsan yung pag-adjust ng coilover ng propender, yeah. Medyo may wala na mga ngipin. So yun, nang nangyayari doon, hindi naman yun i-honor ni supplier sa warranty. Kasi mali, misusage. Mali yung pagkabit. So that's the time na napapadoble yung gastos niya sa atin. Napapabili ng new set of tires because of paput-put, kahit ilang gamit pa lang. So yun din ang mga iniiwasan natin, the time and the yung pera na nasasayang. Mga boss, big no-no ah. Pag nag-suspension kayo, na hindi kinakamber ang unit niya paglabas. Tapos lalo-lalo na sa wheel set naman, pag hindi siya naka-high speed balancing. May mga balancing na iba, pero hindi kasi siya speed. 80 below lang. Usually kasi 100 takbo natin, special ko ng expressway. Doon na nararamdaman yung vibration na pagdating 80, 100, 120. And hindi lang sa camber alignment, after we did install the suspension, kinakamber natin. Then may warranty tayo for 3 months kasi
gusto natin alagaan din yung pag-camber. Kasi dyan natin mamamaximize yung performance ng suspension and the tires maalagaan natin because of the camber and caster correction. Speaking of alaga, in-expand din namin yung services namin, hindi lang tayo sa build. Auto care. Yung auto care natin, yung maintenance services, change oil, brakes, filters, everything, we also cater that. At saka yung mga aftermarket parts, which is the stabilizer, bushing, yan yung mga isa rin naman pinopromote and pinoproduce natin dito sa service center. This expansion came with a request eh. Yeah. Kasi nagbe-build na sila. Boss, sabay ko na yung maintenance para isang abala. Check the battery, yes. Batteries, everything. So, yun lang. We're just reminding everyone, if you want the services done here in our HQ, we openly give that services already. So, anything else? Dex, hindi ka pata nagsasalita. Ah, nagsalita ka naman. 305. Anyway guys, enjoy Project Isuzu Tagum.